Ngayon mga paps, pag-uusapan natin itong ignition coil at ano yung mga symptoms if ever na may problema na kayo sa ignition coil. By the way, okay, ano ba yung trabaho nito? Ang trabaho nito ay para bigyan ng power yung ating spark plug. Okay, so ganyan ang ano niyan. So pag ito ay pumalya, walang magbibigay ng spark yung ating spark plug. Okay, so yun yung pinakatrabaho niya, bigyan ng power ang ating spark plug para magbigay ng spark sa ating gasolina at para mabuo yung cycle ng combustion. Okay, now, ano yung mga symptoms if may problema na kayo dito? Okay, isa sa mga symptoms na makikita ninyo ay pwede kayong magkaroon ng check engine or pwedeng mag-blink yung check engine light logo sa inyong dashboard. So yan, isa sa mga makikita ninyo. Then, pwede nyo rin maramdaman o makita na yung inyong makina is nagsishake. Mas malakas yung vibration niya or nararamdaman ninyo sa loob ng inyong sasakyan na yung vibration ng makina sobrang lakas. Posible rin may problema yan. Then, pwede ring kulang sa power o parang walang lakas yung inyong sasakyan. Kumbaga, pag nag-accelerate kayo, parang kung dati okay naman yung speed niya, bigla ngayon, sabihin na natin parang kulang yung power. Then, last is pwede ring mag-hard starting yung inyong sasakyan. Now, paano ba to i-diagnose if may problema kayo dito? Well, kung meron kayong scanner at may check engine, pwede nyong i-scan at lalabas dun kung anong exactly may problemang ignition coil. Okay? Pero, kung wala naman, meron din namang isang paraan. Okay, yun na yung pagda-diagnose ninyo mismo dun sa engine. For example, naka-on yung makina ninyo, nakatusok to dun sa mga spark plug. Then, pag tinanggal ninyo yung power o yung connector, for example, merong tatlo, may tatlong cylinder, may tatlong ganito, okay? So, for example, nakaandar yung makina. Ngayon, pag tinanggal ninyo, sa ibawa, simulan natin sa number 1. Yung number 1, tinanggal ninyo yung power o yung connector, biglang lalong nag-shake yung makina. So, ayos yun, ibig sabihin, okay yung ignition coil na yun. Now, punta tayo sa number 2. Tinanggal ninyo yung connector, nag-shake lalo yung makina, balik ninyo. So, posibleng okay din yon. Now, pag sa number 3, at tinanggal ninyo yung connector, at walang naging reaction yung engine, possible yon, ignition coil, yung number 3 ignition coil. Now, paano nyo properly madadiagnose? Kung sakaling gantong type, yung inyong ignition coil, pwede nyo itong ilipat dun sa second or dun sa first. For example, ito, dinala ko sa second. Then yung sa number 2 na ignition coil, ilalagay ko sa number 3. Now, pag tinanggal ko yung power dun sa number 3, yung connector, at nag-shake yung makina, ibig sabihin, okay yung number 3. Now, pag sakaling tinanggal ko yung number 2 at walang naging reaction yung makina, ibig sabihin, ignition coil yung may problema. Pero, syempre, huwag kaagad itong pagdudahan. Mas okay na pagdudahan muna ay itong spark plug. Okay? So, pwede yung pagdudahan din muna to, okay? Or, pwede rin naman itong fuel injector. Pero, worst to eh. Okay? So, dito mo tayo sa ignition coil. So, yun mga paps, no? If ever na ma-encounter ninyo na may problema kayo ito, so yun yung mga symptoms at yun din yung pag-diagnose. Kung meron kayong scanner, mas okay, mas madaling i-diagnose kung ano yung may problema, ignition coil. Salamat sa panonood. Keep safe. And don't forget to like this video, no? At kung may tanong kayo, just comment down below. Pag-usapan natin yung related sa ignition coil. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.